Hi guys, andito na naman ulit tayo para pag-usapan ang kwento ng buhay ni Barang sa Huwag Kang Mangamba. Ayan. Nangungupahan lang sila ni Barang noon kasama ang kanyang nanay dahil namatay na yung tatay niya. So, gipit sila ni Barang at hindi nakakapagbayad ng upa dahil paglalako lang ang trabaho ng kanyang nanay. At hindi sapat ang kanyang kinikita sa pang-araw-araw na pangangailangan. Dumating ang araw na pinapalayas na sila ng kanilang kasera. Dahil ilang buwan na itong hindi nakapagbayad, simula na mamatay ang kanyang tatay ni Barang. Sinabi ni Barang sa kanyang kasera na papasok na lang siya bilang isang kasambahay para makabayad ng utang ng kanyang nanay. Tinanggap si Barang ng kanyang kasera bilang kasambahay. At dito niya nakilala si Julius, ang anak ng kanyang dating kasera, dahil pinalayas pa rin sila ng kanilang kasera. So dahil si Barang ay maganda, sinimula ni Julius sa mga matatamis na salita. Hindi siya nahirapan kay Barang dahil si Barang ay may gusto rin sa kanya. Hindi rin siya pinahirapan ni Barang at nakumbinsin niya ito. So ayun na nga guys, nangyari na ang nangyari. Nagpalitan na sila ng init ng katawan nila. So nagkaroon sila ng relasyon. Ng mga ilang linggo ay nabuntis ito si Barang. Nung nabuntis na si Barang, sinabi niya ito kay Julius. Galing siya sa clinic at nagpa-check up siya at nalaman niya itong buntis siya. Ang sagot naman dito ni Julius, sigurado ka bang akin yan? Sinagot naman ito ni Barang na wala akong ibang lalaki. Nagtalo na sila guys dahil ayaw ni Julius na mabuntis si Barang. Hinila nga ito ni Julius si Barang at kinausap. Natatakot din si Julius na marinig ng kanyang nanay pero narinig sila nito. Nagtataka ang nanay ni Julius kung ano yung ipapalaglag. So ayun na nga guys, nahuli sila ng nanay ni Julius at nagalit ito. At sinabi ni Barang sa nanay ni Julius na buntis nga siya at si Julius ang ama. Ngunit sinabi ni Julius na nilasing lang siya ni Barang at may nangyari sa kanila at wala silang relasyon. Nagalit ngayon ang nanay ni Julius at pinalayas ngayon si Barang. Sinabi ni Barang dito na bubuhayin niya ang anak niya mag-isa. So guys, umuwi na nga si Barang sa kanyang nanay at sinabi niya ang nangyari sa kanya. Sinabi ni Barang sa kanyang nanay na buntis siya at siya na ang bahala, gagawa siya ng paraan. Pero guys, papalayasin na naman sila ngayon ng kanilang bagong kasera dahil ilang buwan na rin silang hindi nakakapagbayad. So abangan nyo guys ang mangyayari. Abangan nyo ang kwento ni Barang dito sa aking channel. At sa lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please like and subscribe para updated ka sa aking mga bagong upload. Thank you. Paalam.